pagpapala. Hallelujah! Kaya naman patuloy po nating sambahin ang Panginoon at papurihan ang kanyang dakilang pangalan at pasalamatan sa lahat ng kabutihan niya sa ating mga buhay. Hallelujah! O Diyos, ang kabutihan mo, Panginoon. Kabutihan mo ay walang kabantay sa aming mga buhay. Kaya naman aawitin namin ito sa iyo, Panginoon. At sasabihin namin, Panginoon, ang paulit-ulit na ikaw ay mabuting Diyos at tapat na Diyos ang aming mga buhay. Hallelujah.
Sa hapon, sa oras na pong ito, patuloy kaming lumalapit sa iyong banal na harapan. Hinihingi, Panginoon, ang iyong awa't habag. Lord, bago kami tuluyang lumapit sa iyong harapan, pakalinisin nga po kami ng iyong banal na dugo na natigis sa krus ng Kalbaryo upang kami ay karapat dapat na lumapit at dumulog sa iyo. Salamat sa katagumpayan sa hapong ito, Panginoon. Sa iyo namin ito hinabilin at inaalay. Lord, maging ang mga kapatid naming wala pa sa lugar na to, hayaan mo na, ingatan mo sila. Gabayan, Panginoon, at sama-sama kaming magpurit, magsamba sa iyong banal na harapan. Maging ang iyong lingkod na gagamitin, ibaba mo ang mga dakilang salita na nagmumula sa iyo upang ito, O Diyos, ay magiging kalakasan. Gabay namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Kaya nga naman, salamat muli sa hapong ito. Ang katagumpayan lamang ang aming inangkin at inaalay sa iyong banal na harapan, O Diyos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, Amen and Amen. Amen. Isa pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Sa lahat po ng nakikinig, nag-aabang sa ating live streaming ng ating gawain sa hapong ito. It is a blessed Sunday for everyone. We come to you in the love and presence of our Lord Jesus Christ. And we are very happy that you are listening to this broadcast, and I know that God has prepared something great, something beautiful, something amazing for us all. Amen? Amen? Amen. Tayo po ba ay nasasabik? Amen. Na ang Panginoon ay merong uling kapahayagan na ipagkakaloob sa ating lahat upang tayo'y tulungang patuloy na lumakas, tumatag sa ating pananampalataya. Let this be a day of blessing, victory, strength, and glory that we will be able to experience the very presence of our God. So let us turn our Bibles into the book of Luke. Luke 24, chapter 13. Let us start from the book, from the verse 13. Our lesson or our message for today is entitled The Road to Emmaus Experience, or sa Tagalog po ang sa daang Emmaus, ang karanasan ng dalawang tao sa kanilang paglalakad sa daang Emmaus. The Road to Emmaus Experience. Now,
At that same day, two of them were going to a village called Emmaus, about 7 miles from Jerusalem. They were talking with each other about everything that had happened. As they talked and discussed these things with each other, Jesus himself came up and walked along with them, but they were kept from recognizing him. He asked them, "What are you discussing together as you walk along?" They stood still, their faces downcast. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem and do not know the things that have happened here these days?" "What things?" he asked. "About Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet, powerful in word and deed before God and all the people. The chief priests and our rulers handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hoped that he was one who was going to redeem Israel. And what is more is that this is the third day since all of these things took place. In addition, some of us women amazed us. They went to the tomb early this morning but did not find his body. They came and told us that they had seen a vision of angels who said he was alive. Then some of our companions went to the tomb and found it just as the women have said, but they did not see him." He said to them, "How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Did not the Christ have to suffer these things and then enter his glory?" And beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. As they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he was going farther. So they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread. He gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, "Were not our hearts burning within us while he talked with us on the road and opened the scriptures to us?" They got up and returned at once to Jerusalem, and there they found the 11 and those with them assembled together, saying, "It is true, the Lord has risen, and he has appeared to Simon." And then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. Amen. So God bless his words. Today we are going to learn about knowing Jesus, or being able to recognize him in our lives. We see the story of two men walking by the road of Emmaus. Emmaus is a village 7 miles west from Jerusalem. And as a backgrounder, during this time, Jesus Christ was crucified. And after he was crucified, he was buried. And he was buried for 3 days. But then after 3 days, he is risen from the tomb. Kung babasahin po natin yung mga previous verses from verse 1 up to verse 12, makikita po natin dito yung mga babae, Magdalene, Mary Magdalene, Mary, the mother of James, and Joanna, some of the women who ministered to the Lord Jesus when he was still alive, went to the tomb. At nung sila'y pumunta po doon sa libingan, bakante yung tomb. Wala pong laman. Jesus was not there. It was only the linen cloth that they found. Kaya nung oras pong ito, ay nagkakaroon po ng kaguluhan. Nagkakaroon po ng pandemonium among the followers of Jesus Christ himself. Hindi nila nauunawaan kung anong nangyayari. What just happened?
Amen. Ang alam nila na matay si Jesus Christ pagkatapos ay inilibing. Jesus Christ was crucified on the cross. He was buried on the tomb. But then on the third day, when the women visited the tomb, he was there. He was nowhere to be found. Kaya po sila ay naguguluhan. Sabihin mo natin lahat, naguguluhan. Naguguluhan sila. May nagnakaw ba sa Panginoon? May nagnakaw ba sa katawan niya? What just happened? Amen? And on top of that, they were mourning. Namatay yung kanilang master, namatay yung kanilang rabbi, and then, on top of that, he was missing. Imagine po yung kanilang feelings, mixed emotions and everything. Iniwanan sila ng kanilang master, namatay, hindi nila may paliwanag kung bakit, kaya sila po ay in total confusion. They were in total grief and mourning. They were in depression and anxiety, all kinds of negative feelings. Yun po yung kanilang nararanasan. And at this point in time, two followers of Jesus, two disciples by the name of Cleopas and an unnamed person, kasi hindi binanggit ng Bible ang kanyang pangalan. Kaya pag hindi binabanggit ang pangalan, wag po nating bibigyan ng pangalan. Ang mga iba pong relihiyon, binibigyan ng pangalan ng mga characters. Meron silang Baltasar, meron silang Melchor, meron silang Gaspar. Wala po sa Bible yun. Tatlong hari daw yun. But they were unnamed. Wala pong mga pangalan yun. Saan kaya nila kinuha? So, we will remain at that. There is no name. So, one man named Cleopas and one unnamed man. They were what? Walking. Walking on the road to Emmaus. So, as I said, Emmaus is a village west of Jerusalem, 7 miles afar. At sila po ay nag-decide na umuwi sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan, sa kanilang hometown. In the midst of their pain, in the midst of their grief, in the midst of their mourning, sabi nila siguro, sandali lang, hindi ko lahat ito matake, hindi ko lahat ito mag-grasp, hindi ko lahat ito maunawaan, kailangan ko munang mag-take a break. And so they decided to go home. Umuwi sila sa kanilang village, and that village is Emmaus. And while they were walking, in the midst of their journey, sabi po doon sa ating binasa, they were talking with each other. Okay? Naglalakad sila at sila'y nag-uusap. They were talking with each other about everything that had happened in Jerusalem. And as they talked and discussed these things, Jesus himself came up and walked along with them. But they were kept from recognizing him. Okay. Nagkukwentuhan sila. What just happened? Anong nangyari? Bakit namatay si Jesus? Dapat hindi siya mamamatay, di ba? He is the prophet. He is the redeemer. Yun po yung kanilang pinag-uusapan. They were as confused as everybody else. And they could not understand. They could not find explanation to the things that were happening. And they were seriously discussing. Sila po ay nagdidiskusyon. Marahil nagtatalo. Marahil sila po ay kanilang inaalala ang lahat ng naganap at nangyari. In the midst of their pain and grief and loss and confusion, it was at this point that Jesus Christ appeared in front of them and walked with them on the road to Emmaus. Ngayon, sabi po doon sa ating binasa, these two men did not recognize him. Remember, these two men were with Jesus. These two men were followers of Jesus. But at this point of time, they did not recognize the Lord. Hindi po nila nakilala. Naglalakad na katabi nila, hindi po nila nakilala. Bakit po kaya? Sapagkat
sila po ay punong-puno. Punong-puno sila ng kalungkutan. Punong-puno sila ng pagdaramdam. Punong-puno sila ng grief, ng loss, ng anxiety, ng confusion. And when we are filled with all these negativities, when we are filled with all these negative feelings, such as anxiety, depression, confusion, grief, mourning, loss, even though the Lord is by our side, we don't even feel, we don't even recognize, we don't even know that He is beside us in our journey. Bakit? Kasi we are overwhelmed. In the same manner na ang dalawang ito ay punong-puno po ng pag-aalala, punong-puno po ng maraming katanungan, bakit namatay ang Panginoon? Bakit nawawala siya? Sinong nagnakaw sa kanya? Lahat ito'y pinoproblema nila. Kaya naman, nung dumating si Jesus at nasa harapan nila, hindi na nila makilala. Why? Because they are so confused. They are so focused on the things that are negative, on the things that will, you know, weigh them down. Amen? That even though Jesus was already walking with them, they did not even recognize. Hello? Amen? Parang tayo minsan, di ba? Pag tayo punong-puno ng maraming problema at alalahanin sa buhay, hindi nga natin nararamdaman ang pagkilos ng Diyos. Sapagkat ang focus po natin ay dun sa mga pangit na nangyayari sa buhay natin. Sa halip na makita natin na ang Lord kasama nating naglalakad. Amen? We don't recognize the hand of the Lord. We don't recognize the presence of the Lord when we focus on the negative things in our lives. Amen? When we focus on all this confusion, on all these problems. Amen? So, ganun po ang nangyari sa dalawang ito. They were seriously discussing ang sabi po doon sa ating binasa. At dahil po sa kanilang pagdidiskusyon, ay hindi po nila naramdaman na ang kasama nilang naglalakad ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Na siya yung bumangon mula sa mga patay. Hinahanap nila siya kasi nawawala siya doon sa libingan. Pero ang ginawa niya, pinuntahan niya itong dalawa. Alam niyo po itong dalawang to? They are not even within the circle of the Lord, yung 12 disciples, or 11 na lang. Kasi si Judas dito, nagtaksil na at nagpatiwakal na. So 11 na lang ang natira. And even those 11, mind you, they were also in a state of confusion, just like other else. They were overwhelmed with grief and pain and mourning. And so, itong dalawang ito, they decided to take a break. Umalis sila sa Jerusalem because it's too traumatizing. Masyadong trauma nila. They lost their master. They lost their Lord Jesus. He died in front of them. He was crucified in front of them. He saw how he was handed to the Sanhedrin and he was, you know, taken into a false trial and accused him wrongly, thereby crucifying him on the cross and dying in front of them all. And this was so much to bear. And so these two have withdrawn. Sila po ay nagdesisyong umalis sa Jerusalem because it's too painful. Minsan kapag tayo po ay nakakaranas ng isang masakit na karanasan, di ba ang una natin ginagawa ay nagwi-withdraw tayo, umaalis tayo. Kasi just a reminder of these people or of this place traumatizes us. Noong pong ako ay bata pa, nasunugan kami. At ang masakit, yung pagkakasunog ng lahat ng kabuhayan namin, bahay, tahanan, negosyo, everything, ay hindi aksidente kundi sinadyang sunugin. Kaya I bear grudges and it was so painful. I could not accept it at such a young age. Kaya umalis kami sa lugar na yon at hanggang tumanda ako, hindi ko binalikan ang lugar na yon. I promised to myself, wala pa ako sa Lord noon eh.
Nangako ako sa sarili ko, hindi ko babalikan ang lugar na yon because it gives me painful memories. You know, there were such good memories because I was born and grew up in that place and I loved that place, but it was too painful. Sapagkat, you know, the place that you love, you know, is the same place that gives you pain in your heart. And so we left that place and it took a long time, like, I mean, half of my lifetime na hindi ko binalikan ang lugar na yon. And nakapag-asawa na ako at lahat, nagkaroon na ako ng pamilya at lahat, hindi ko pa rin tinungtungan yung lugar na yon. Until only recently, nang ako ay nagbalik sa lugar na yon. And, you know, pinuntahan ko kung saan nakatayo dati yung bahay namin. And, you know, tinitingnan ko yung sarili ko, do I still feel the pain? Do I still feel, you know, may sama ng loob pa rin ba ako? May hinanakit pa rin ba ako? Kasi tahimik lang naman kaming tao. Wala naman kaming inaagrabyado. Bakit naman? Di ba? Ba't naman kami sinusunog? Ba't naman kami ginanon? Pero praise God, kasi, you know, it is only when you feel the forgiveness of the Lord that you are able to forgive. And so I, you know, I was set free. I was released. And so I was able to go back to that place and, you know, set my heart free from all the pain. So, itong dalawang, balikan natin si Cleopas at saka yung kanyang kaibigan. Sila po ay tumakas sa Jerusalem because Jerusalem for them is traumatizing. Andun lahat ng trauma. Doon nila nakita na namatay yung kanilang master, si Lord Jesus Christ. Doon nila nakita na ipinako ang isang walang kasalanan doon sa krus. Amen? And so, they wanted to run away from that. They wanted to run away from that painful memory of, you know, seeing Jesus Christ hang on the cross. And while they were running away from Jerusalem, on the road to Emmaus, that is when they were talking about the pain. And so, si Lord came up, di ba? Doon sa ating kwento. Dumating si Jesus. At ito ang sabi ni Lord when he met this Cleopas and this unnamed man. He asked them, "What are you discussing about as you are walking along?" Ano ba yung pinag-uusapan nyo? Si Jesus to kausap nila, ha? At hindi nila nakilala. Sapagkat punong-puno sila ng kalungkutan. Sa sobrang kalungkutan, hindi na nila nakilala si Lord. So, the Lord asked them, "What are you talking about as you are walking along?" And they stood still. Okay? Their faces were downcast. Amen? So, they were so full of grief and mourning because of their loss. And it is very understandable. Amen? Mahirap kaya ang mawalan. Mahirap kaya ang, you know, losing your loved one. And so, one of them named Cleopas asked him, "Are you only a visitor to Jerusalem? Why do you not know all these things? Bisita ka lang ba rito? Ba't hindi mo ba alam? Ipinag-uusapan ito ng lahat. Si Jesus ay napako sa krus at siya ay namatay at inilibing. At yun ang aming pinag-uusapan." And the Lord asked, "What things?" He asked, and then, "It's about Jesus of Nazareth," they replied. "He was a prophet. He was powerful in word and in deed before God and all the people. And then, the chief priests and our rulers, they handed him over to be sentenced to death, and they crucified him. But we had hope that he was the one who was going to redeem Israel. But then, everything just turned into nothing." Hindi mo ba alam yun? Para bagang hindi alam ni Lord, di ba? Kinento nila lahat. Pero alam niyo ba si Lord, nakinig lang. Amen? Minsan, kinakailangan mo lang pakinggan, hayaan mo lang magsalita, maglabas ng sama ng loob, ng inanakit, ng lungkot. Amen? Huwag mong pigilan. Isa iyan sa mga pinakamalaking pagkakamali nating sa pagka-counseling natin. Sometimes, kapag nagka-counseling tayo, pag yung tao naglalabas ng kanyang lungkot, bayaan mo na yan. Alam mo, malakas tayo, ganito tayo, ganyan tayo. Pero alam nyo ba, ang first step into, you know, grieving is, you know, to just let it out. At si Lord, hinayaan niya. Amen? Hinayaan niya tong dalawang tong magkwento. Sa bagamat alam na ni Lord, ha? Alam na niya yung kwentong ito, kasi siya nga ito, eh. But he allowed. Amen? Ganun po ang ating Panginoon.
Kung minsan, ang dami nating mga sinasabi, amen? Minsan, alam naman na ni Lord yun eh, pero He just allows us to do that. Amen? Because that's how He cares for us. That's how He loves us. At ganun po ang nangyari sa dalawang ito. They were talking and Jesus was, you know, just listening. Amen? So, alam ng Lord yung ating mga nararamdaman. Lahat ng ating pain. Kung minsan, yung mismong taong akala mo makakaintindi sa'yo, siya nga yung hindi makakaintindi sa'yo eh. Amen? Kaya nakakasama lang ng loob kapag nag-expect ka. Pero si Lord, hindi ka bibiguin. Alam niyo po, Jesus Christ, I believe Jesus Christ looked for these two men. I don't know why. But the Bible recorded it. Bakit hindi pumunta si Jesus kay John? John, the beloved, was the closest to him. Bakit hindi siya pumunta kay Simon Peter? Bakit hindi siya pumunta sa ibang mga disciples who were in the inner circles? But the Lord chose these two men, you know, relatively unknown. You know, I haven't even heard about Cleopas until this. Amen? But these two must be special to him that he sought them. Amen? Jesus sought them. Hinanap niya sila. At sinabayan sa kanilang paglalakbay. Papunta sa kanilang village Emmaus. Amen? Sinabayan po niya sila. And so, what does that make the Lord, you know, for us to realize na the Lord is seeking us. He knows us. He knows if we are in pain or in sorrow or in mourning or in grief because we have lost a loved one. And He is seeking us. And He is willing to walk along with us. And He is willing to listen to us. And He is willing to be with the journey with us. Amen? No matter who we are, Cleopas, as I said, is not one of those in the inner circle of the Lord, the 12 disciples. But the Lord went out of His way to seek them and go with them to the road to Emmaus. Amen? At nung oras na to ay, you know, just His very presence accompanying them and letting them talk. Amen? Kahit na alam na niya yung sinasabi ng dalawang ito, yung pinakinggan, amen, ng Panginoon. Minsan ito yung pitfall natin. Because we have very big mouth and we talk and we talk and we talk, but we have very, very little ears to hear. Sometimes, you know, you just have to keep quiet and let your heart listen or let your ears listen to people, and that is enough. Amen? Minsan hindi kailangan ng tao yung magaling nating mga payo eh. Minsan ang kailangan lang ng tao ay yung meron silang taong makikinig sa kanila. Amen? So ganun po itong dalawang ito. Cleopas and his companion were so overwhelmed with grief, pain, and anxiety that, you know, they needed somebody to listen to them. And it was the Lord Himself who listened to them. Amen? Amen. So, ganun po dapat ang gawin natin. Kung tayo, yung nandoon sa kalalagayan, if we are in that position of being in pain and in grief, let us not forget that Jesus is willing to listen to us always. Jesus is willing to walk with us along that journey of grieving and pain. Amen? At this point, the Lord just, you know, allowed them to tell about everything, about their pain and about their anxieties. Jesus Christ allowed them to talk and, you know, grieve for their loss because they were really in pain. To the extent that they withdrew, you know, and decided to just go back to their hometown. Kasi ang alam nila, iniwanan na sila ni Lord eh. Wala na ang kanilang master, wala na si Jesus. And so, they withdrew. Pero bakit kaya
Bakit kaya hindi nila nakilala si Lord? Aside from, because they were overwhelmed with pain and anxieties, doon po sa ating verse na binasa, sabi doon, as they were talking and discussing, Jesus himself came up and walked with them, but they were kept from recognizing him. Para bagang deliberately na merong pumigil sa kanila na makilala nila si Lord. Okay? Aside from they were overwhelmed with grief and pain and anxiety, that's why they were not able to recognize him. Sinasabi rin ng Bible na sadya. Okay? It was deliberate that God has kept these two from recognizing the Lord. Amen? Sadya ng Panginoon. Para bagang binulag ng Panginoon tong dalawang to pansamantala na hindi nila makilala si Lord. At pag nangyari yon, don't question God. Because God's wisdom is better than us. Amen? Kung minsan, meron tayong hindi naiintindihan at nauunawaan, there must be a purpose for that. Amen? So, God has a purpose. At ano yun? Doon, dito natin makikita. Kasi kung pupunta po sa verse, okay, so sa verse 19 hanggang verse 24, kwento nung dalawa, yung lahat ng naganap at nangyari sa Jerusalem kay Jesus Christ habang sila'y naglalakad. And the Lord answered in verse 25, He said to them, How foolish are you, or you are? How slow of heart of you to believe all that the prophets have spoken? Did not the Christ have to suffer these things and then enter His glory? And beginning with Moses and all the prophets, He explained to them what was said in all the scriptures concerning Himself. At sinimulan na ng Panginoon na mag-share sa kanila patungkol sa scripture habang sila'y naglalakad. At palagay mo ano yung mga sinabi ng Panginoon sa kanila. Una, sinabi nila, hindi ba sinabi niya sa inyo na ang anak ng Diyos, ng anak ng tao, the son of man, will be given to the sinful man so that he will be crucified and on the third day he will rise again. Yun po ang, you know, this thing was already prophesied by the Lord. Sinabi na to ng Panginoon sa kanilang mga, sa kanyang mga alagad. Sinabi na it has been foretold, yung crucifixion niya. Pero nung dumating at nangyari, parang wala silang alam. They have been caught off guard. Amen? Minsan may sinasabi na ang Lord sa atin bago pa mangyari. To warn us, to prepare us, para hindi tayo magiging caught off guard kasi alam niyo, ito na yung sinabi ng Lord, ito na yung prophecy. But, you know, hindi talaga tayo nakikinig. Ganito itong mga alagad. Sinabi na ng Lord na siya ay pagkakanulo, na siya ay, ang dami, di ba? Ang dami, if you read the scriptures, ang daming mga instances when the Lord prophesied His crucifixion, His death and resurrection. But when it happened, as if the apostles and the disciples did not know anything. But that is not true. They were warned. They were advised. It has been foretold, pero hindi po nila pinakinggan. They did not take it to heart. Kaya po nung dumating, parang bombang sumabog sa kanila at sila'y nagkapangalat and they were in confusion and total, you know, disarray. Amen? Kaya, eto, anong napakapalad ng dalawang ito, nilekturan sila ng Panginoon habang sila'y naglalakad. Lahat po ng mga prophecy, ano po kaya yung mga pinagsasabi ng Panginoon? Siguro sinabi ng Panginoon, alam nyo ba? Sabi ng Isaiah 7:14, Therefore the Lord Himself will give you a sign that the virgin will conceive and have a son and name him Emmanuel, God with us. Isaiah 53 verse 3, He was despised and He was rejected by men, a man of suffering who knew what sickness was. He was like one who was turned away. He was despised, but we did not value him. At ang sabi sa Isaiah 53 verse 7, He was oppressed and afflicted, yet He did not open His mouth. Like a lamb, He was led to the slaughter. Like a sheep silent before His shearers, He did not open His mouth. Inisa-isa ng Panginoon yung mga propesiya na darating ang Messiah,
Pero ang Mesaya ay pagkakanulo at siya'y papatayin at siya'y ipapako sa krus. Ngunit pagkatapos ng pangatlong araw, siya'y mabubuhay na maguli. The Lord reminded him. And what did the Lord use to remind this to? The Scriptures. The Scriptures, binalikan ng Panginoon ng Old Testament. Inisa-isa niya yung mga propesiya ni Isaiah 50, ni Prophet Isaiah, patungkol sa isang lamb who will be led into a slaughter, that he will not open his mouth, that he will be crucified, that he will, you know, suffer, you know, and he will be despised, he will be wounded, you know, he will be grief-stricken. At lahat pong yun ay mga prophecy ng Panginoon. At ito po ay inisa-isa ni Lord sa kanyang mga alagad na si Cleopas at itong dalawang ito. Pero sabi nga natin, they did not recognize him. They did not know him because of their lack of knowledge of the Scriptures. Alam niyo po ba na maraming tao ngayon, sinasabi nila kilala nila ang Panginoon? Kilala nila ang Panginoon. They know God because they know the Lord because they say they have heard about the Lord. They have read about the Lord. Amen. Pero iba yung kilala mo ang Panginoon dahil merong nagsabi sa'yo o dahil narinig mo ayon sa iyong relihiyon. Iba yung kilala mo ang Panginoon dahil merong nakapagpabasa sa'yo patungkol sa Kanya. Amen. It is different, you know, knowing about the Lord and knowing Him are two different matters. Amen? Iba yung kilala mo ang mga bagay patungkol sa Kanya, iba yung kilala mo siya personally. At itong dalawang ito, ang tagal nilang nakasama ang Panginoon, pero kulang pa rin yung kanilang knowledge. Kaya po, napaka-importante po ng Scriptures. Napaka-importante ng Bible. Kasi kahit sinasabi mong kilala mo ang Diyos, pero kung kilala mo lang siya ayon sa pagpapakilala ng relihiyon, ayon sa pagpapakilala ng katekismo, ayon sa pagpapakilala ng doktrina at dogma, you know the Lord according to religion, according to doctrines, according to dogmas, but you don't know Him personally, these are two different things. And in the first part of their journey, they did not know the Lord. They knew about the Lord. They knew what happened to Him. But they did not have a personal encounter with Him. You know, na sila ay nagkaroon ng isang personal na karanasan sa Kanya. At pagka minsan, ito yung purpose ng Lord kung bakit sa una hindi siya na-recognize. Because the Lord wants to have a gradual revelation. Unti-unti nilang makikilala. Nung habang sila ay naglalakad, unti-unti nilang nakikilala. Pero dahil sa pagpapangaral ng ating Panginoon, it was because of the Scriptures. Kaya napaka-importante po ng Scriptures. Napaka-importante ng Word of God. Kung ipapakilala mo ang Diyos, ipapakilala mo ang Panginoon, ipapakilala mo si Jesus, if you want to let other people know about Jesus, let it be that He will be known through the Scriptures. Amen? Because it is the infallible Word of God. Ito po yung authority. Ito po yung kinakailangang magamit na instrumento para maipakilala ang Panginoon. Sapagkat ang dami ng klaseng pagpapakilala eh. Patungkol kay Jesus, what do religion say about Jesus? That Jesus is just one of the many ways to heaven. Amen? That is how religion has, you know, make Jesus known, that He is just one of the many ways to heaven. But the Scripture says Jesus is the only way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by Him. Amen? So, what is our final authority in letting the Lord be known to all the people? The Scriptures. Amen? Ano pa? Sabi ng religion, Jesus is just man. He is not God. He is just man who walked on earth. Amen? And that is blasphemous because Jesus is God. Amen? He has the same deity as God the Father and God the Holy Spirit. Ano pang ibang pagpapakilala?
ng ibang tao at ng ibang relihiyon patungkol sa ating Panginoon. That he is just a prophet, just like any other prophet. Propeta lang siya. Propeta lang siya. Ganun ang pagpapakilala. Amen? But if you look at the scriptures, if you read the scriptures, you will know him totally, absolutely, as he is revealed by God himself. Amen? Siya ay ipapakilala ng Panginoon ayon sa dapat nating pagkakakilala. At yun po yung nangyari dito. Habang sila'y naglalakad, pinapakilala ni Lord ang kanyang sarili sa pamamagitan ng scriptures, sa pamamagitan ng mga propesiya, sa pamamagitan ng na-foretell na prophecy about himself. But at this point, they were just listening and listening and listening, pero wala pang absolute understanding and comprehension of what is happening. But, good thing they were listening. Amen? Sila po ay nagli-listen. At kung babasahin pa po natin ang sabi doon, he said to them all these things at doon po sa verse 27, and beginning with Moses and all the prophets, he explained to them what was said in all the scriptures concerning himself. Amen? So, the scriptures should be the basis of what we let the Lord be known to other people. And as they approached the village to which they were going, Jesus acted as if he was going further. But then they urged him strongly, "Stay with us, for it is nearly evening. The day is almost over." So he went to stay with him. So habang sila po ay nakikinig at nakikinig, gumabi na. Imagine, ang tagal, di ba? Ang tagal nilang nasisira ng Panginoon. At ang Panginoon ay nagkukote ng scriptures from the Old Testament, letting them realize kung ano yung mga nangyayari. Amen? Hindi nyo ba alam na isang may ipapanganak? At ang kanyang magiging pangalan ay Emmanuel. Pero ang ipinanganak na ito ay lalaki at siya ay ipapako sa krus. Amen? So he was telling them about the scriptures concerning himself, ang sabi doon sa ating binasa. At pero ang mga alagad pong ito ay patuloy na nakikinig pero hindi pa ganap ang kanilang pagkakaunawa. Now, nung maggagabi na, sabing ganun, it was already dark at si Lord iiwan na sila. Ano pong ginawa nila? Anong sabi nila? They said, "Stay with us, for it is all nearly evening and the day is almost over." Amen? So maghapon silang naglalakad, walang ginawa ang Lord kundi mag-share sa kanila ng scriptures. Amen? And dahil po sa kanilang naranasan, sabi nila, "Pwede ba mag-stay ka na sa amin? Stay with us because the day is almost over." Amen? So kapag ikaw ay nakarinig ng scriptures, kapag ikaw ay nakarinig ng pangangaral ng ating Panginoon or patungkol sa Kanya, amen, kulang pa yung isang buong araw. Gusto mo pa. Ito yung mga totoong talagang hinipo ng Diyos. At ang dalawang ito, kulang pa. Sabi nila, "You stay. Do not go. Stay with us." Amen? It's nearly evening. The day is almost over. So, stay with us. Amen? So, itong dalawang to, something happened. Something must have happened. Ibang nangyari sa kanila nung kanila pong napakinggan ang sinishare ng ating Panginoon. Amen? To the extent that ayaw na nilang pakawalan ng ating Panginoon. But hindi pa sinasabi na na-recognize na nila. Amen? Hindi pa. Kaya gradual ang revelation ng Panginoon eh. Ito ang dahilan kung bakit sa una ay deliberately binulag ng Panginoon ang kanilang paningin upang hindi nila makilala ang Panginoon kasi gusto ng Panginoon, umupo pa sila, makinig pa sila. Amen? Kasi kung agad nilang na-recognize ang Panginoon, walang nangyaring sharing ng scriptures. Kapag hindi pa po nangyari na ang hindi nila na-recognize ang Panginoon, hindi po magaganap na
lalakad ang Panginoon kasama nila at sisheran sila hanggang gabi. So may purpose ang Lord. Kung minsan marami tayong bagay na hindi nauunawaan, there are so many things in our lives that we do not understand. We do not comprehend. And if things go not in our way, what do? You know, we lose faith. We lose hope. We complain. We mourn. We are so negative. Amen? Masyado tayong negatibo kapag hindi nangyari ayon sa gusto natin. Ang gusto ng mga alagad, prophet to eh. Son of God to eh. Bakit namatay? Hindi ko maintindihan. Amen? Minsan, ganun tayo eh. Meron tayong gustong mangyari. Meron tayong gustong maganap. Mga preconceived ideas. Ito yung naging dahilan. Kasi yung kanilang mga preconceived ideas, nabali. Hindi nangyari ayon sa expectations nila. Amen? At anong nangyari? Hindi nila matanggap, nagpangalat sila. Nawalan sila ng pananampalataya. Nawalan sila ng pag-asa. Uwi na lang ako. Wala na eh. Uwi na lang ako sa Emmaus. At umuwi nga sila. Tinakasan nila ang Jerusalem. It's too painful for them to bear. And so what did they do? They ran away. They ran away. And sometimes that is what we do. When we do not understand the will of God in our lives, because it is not at par with our expectations, it is not at par with our plans and wishes and dreams. Pag hindi naganap yung gusto natin, tumatakas tayo, nagagalit tayo, nagwawala tayo, nagtatampo tayo. Or we wallow in grief and misery hanggang sa ang buhay natin ay talagang bumagsak na. Sapagkat nangyayari ang mga bagay ayon, hindi ayon sa gusto natin. At ganun ang nangyari sa mga alagad. Nang time na to, they were such in, things did not turn the way they wanted or expected, and so they thought everything was a failure. Wala na. Failure na. Akala ko pa naman, King of Kings siya, Lord of Lords. Tapos namatay sa krus. Ano yun? So, things did not turn the way they expected it, and so they thought it was all a failure. Sayang lang. Sayang lang yung pagsunod ko. Sayang lang yung pagiging disciple ko. Sayang lang yung ginugol ko sa ministry. Kasama siya. Ganun lang pala ang ending. Amen. So sometimes we lose faith, we lose hope, and we lose trust. And because things did not go the way we expected them to be, instead of giving up and admitting defeat, we should be able to be wise and see things in a different perspective. Amen? That despite the bad things that are happening, you should ask yourself, like, hey, maybe God is up to something special. Maybe God is up to something amazing. Maybe God is up to something that is, great. And so even if I do not understand, I will follow, I will believe, I will trust. Amen? Sa buhay natin, kaya ba natin yon? Na ang buhay natin ay sumisemplang-semplang, hindi natin maintindihan kung ano yung nangyayari. Pero sa kabila ng lahat, can you still have faith and believe that God is in control? You know, sabi nga doon sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Amen? Manatili ka lang dyan at alamin mong ako pa rin ang Diyos. And I reign and I am sovereign. But that is not what happened. Because these disciples, Cleopas and his companion included, had little faith. Very, very little faith. They heard the report of the women and they saw that the Lord is not in the tomb. They have seen the empty tomb themselves. Actually, tumakbo sila eh. Kasi yung mga babae, nag-scandal, sabi niya, wala, Panginoon, nawawala siya. Kinausap kami ng mga anghel. Sabi, he is risen. Pero, saan ba siya? Baka ninakaw siya. Amen? They had all those kinds of unbelief. Eh, prinophesy na ng Lord na he will rise again on the third day. But they could not believe. Amen? So what does that
you know, make of the disciples, that they have very little faith, that they could not believe what has been told them. And instead, they believe yung sarili nilang haka-haka. They believe yung sarili nilang understanding. Baka ninakaw. Baka pinaglaruan. Baka kinuha ng mga bandido. At kung saan-saan na lang tinapon. Ano nang nangyari sa ating Panginoon? They did not go back to the word, to the prophecy, to the message that the Lord has given them. Actually, hinanda sila ng Panginoon, pero nung dumating ang pagkakataon, hindi sila naging handa. At sila po ay nagpangalat. They were all into confusion. At itong dalawang ito, nakita nila empty yung tomb eh. Pero sa halip na sabihin nilang, nabuhay si Lord. Nabuhay siya, hindi siya patay. Hindi po ganun yung naging understanding nila. Ang ginawa po nila, baka ninakaw yung ano yung wala na talaga, uwi na tayo. They accepted defeat. They accepted failure. Pero sa buhay po natin, hindi yan ang nais ng Panginoon. It is not what the Lord wants for us. Amen? It is not defeat. It is not misery. It is not, you know, a failure that God wants us to experience. He wants us to see the truth. And the truth is, Jesus has risen from the dead. Because that's what He said. But the disciples could not believe. Even looking at the empty tomb, they could not believe that He has risen from the dead. They would rather believe that His body was stolen by some bandits. Amen? How hard could our hearts be? Minsan, napakatigas ng puso natin. Ang linaw na sinasabi ng Panginoon, ang kanyang kalooban, ang kanyang plano, ang kanyang nais. Pero, mas magaling tayo sa Lord. Mas maganda yung ating mga haka-haka at mga panukala, that we would rather believe ourselves instead of what the Lord has told us. Amen? At yun po ang naging problema ng mga alagad. They had very little faith. They heard the report of the women who were on the tomb. They saw the empty tomb, but they did not believe. Amen? So what did they do? They went home. And these two were going to their home, going to their village in Emmaus. Why? Because maybe, okay, fair enough, kasi, you know, men have, you know, very simple, finite minds that maybe they could not grasp, you know, the magnitude of such an event, you know. How can a man rise from the dead? Baka hindi talaga nila yun matanggap or hindi nila talaga yun maunawaan. Amen? Anong mangyayari yun? Inakita ko, namatay. Namatay sa krus, nawala ng hininga, nabaon, nailibing ng tatlong araw. And, you know, their simple finite minds could not understand something of that great magnitude. Amen? But, you know, dapat masanay na tayo sa mga dakilang bagay. Kasi mas mga dakilang bagay pa ang mararanasan natin. Amen? Mas dakilang bagay pa ang mga magaganap sa atin. Higit pa, sabi ng Panginoon, in the last days, I will pour out my spirit and I will do great and mighty things which thou knowest not. So kung hindi ganito pa lang, hindi mo na ito makomprehend, paano mo pa matatanggap yung mas dakilang gagawin ng Diyos? You will not be able to believe if you have little faith. And so the Lord is expanding our hearts. And that is what the Lord has done to these two. That's why He sought them. Sinundan niya sila, pinuntahan. Amen? Sinabayan sa kanilang paglalakad. Papunta sa village of Emmaus. At habang sila naglalakad, pinaliwanagan, pinagtiyagaan, sinamahan. Amen. So, ganun po tayo magkaminsan. In our finite and simple minds, we cannot comprehend the will of God in our lives. That sometimes we withdraw. Sometimes we lose faith. Sometimes we complain. Sometimes we have pain and anxiety and mourning and grief and everything. And the Lord sometimes just, you know, wants us to go through that. Amen. Hinahayaan lang tayo.
At sinasabi ng Lord, okay, sige, sasamahan kita. Paliliwanagan kita, pagtsatsagaan kita. At ito po ang ginawa ng Panginoon dito sa dalawa. Kaya naman, dahil sa pagtsatsaga ng Panginoon at pagpapaliwanag ng Panginoon, ano po ang nangyari? At first, they did not recognize him. Doon sa verse 30, when he was at the table, okay, so the Lord Jesus Christ was asked to stay, amen, by these two men. When he was at the table with them, he took bread. He gave thanks, he broke it, and he began to give it to them. And then, their eyes were opened, and they recognized him. And he disappeared from their sight. Amen? Pagkatapos po na sila ay nag-dinner, sila po ay kumakain, si Lord nag-break ng bread. At pag-break din ng bread, doon po nila naalala. Amen? Sabi po doon, he began to give them the broken bread and then their eyes were opened. And they recognized him. During the Last Supper, Jesus Christ broke bread. And he said, "This is my body which is given up for you." Amen? Yung tinapay na yun ay sumisimbolo sa kanyang katawan na nawasak, nadurog, binugbog para sa ating kasalanan. And then the revelation came. And then the opening of their eyes came. And finally, they were able to recognize the Lord. Unless you recognize what the Lord's plan for you is, and that is He loves you, He died on the cross for you, kaya walang dahilan para ikaw ay manatili sa kasalanan, namatay siya para sa'yo sa krus ng Kalbaryo upang hindi ka na masadlak sa kasalanan, lumaya ka sa drug, sa addiction, sa alcohol, sa kasinungalingan, sa immoralidad, o anumang kasalanan na iyong kinasasadlakan ngayon. This is the reason why His body was broken on the cross. It has to happen. It cannot be, you know, stop. Hindi pwedeng hindi mangyari yon. Amen? Pero itong mga alagad, sobrang lungkot nila, hindi nila alam kung hindi namatay si Jesus, wala pong kaligtasan at wala pong redemption ang humanity. Amen? And it was at this point when Jesus was breaking the bread that their eyes were opened. Their eyes were finally opened. Amen? Finally, they had a personal experience with the Lord. On their walk to Emmaus, they had a personal encounter with the Lord. And that finally they say, "Now I know Him. Now I recognize Him." Not because religion has made Him known to me. Not because dogma or catechism or doctrine has made Him known to me. But it was because it was revealed to me. Amen? I had a personal encounter with Him. Ano pong sabi ng mga halagad? Anong sabi nila doon? They ask each other, "Were not our hearts burning within us while He was talking with us on the road and He opened the scriptures to us?" Hindi ba naalala nila ngayon? Hindi ba habang nagsishare siya, nag-aapoy yung puso natin? I mean, literally, I don't know what kind of burning is that. But in other versions, "Were not our hearts ablaze?" Sabi dun sa ibang version. Ablaze means nag-aapoy. Ganun din. Nag-aapoy daw po sila habang sila po ay naglalakad. Kaya pala, hindi ordinaryong tao itong kasabay nila. Hindi ordinaryong tao itong kausap nila. Hindi ordinaryong tao itong nagpapaliwanag sa kanila. Ito mismo si Lord. Ito mismo ang Panginoon. Amen? At dumating po yung kanilang oras na kanilang ma-recognize ang Panginoon. Amen? And the recognition came after the breaking of the bread. Unless you accept in your heart that Jesus Christ hung on the cross for you, died on the cross for you to redeem you from sin, to save you from sin, you will never have a personal revelation and recognition of the Lord. You can say, "I know Him." No, you know Him by religion.
You know Him by doctrine. You know Him by dogma. But you don't personally know Him according to the revelation. Kagaya ng nangyari sa dalawang ito. Amen? Many people will try to tell you, you know, that, oh, you don't have to tell me about Jesus. I know Him. He is one of the many ways to heaven. There are many other saints, you know, who can intercede for us. But the Lord, you know, the Bible says there is only one intercessor. They will tell you, oh, Jesus, He is a good man, you know. Jesus, He is a good prophet. Just like a prophet, alam niyo po yung isang propetang kilalang kilala. He is a good teacher. He was a groundbreaker. Amen. Marami tayong pagkakakilala sa Panginoon eh. Pero kinakailangang makilala natin siya ayon sa Espiritu. Ayon sa pagpapakilala ng salita ng Diyos. At ito po ang nangyari sa dalawang ito. Amen. Because in Romans 10:17, it says faith comes by hearing and hearing and hearing by the word of God. Kaya po pagkatapos pong magkatapos mong ma-recognize ng dalawang ito ang Panginoon, yun po yung sinabi nila. We're not our hearts ablaze? Hindi ba tayo ay nagdurubdub tayo, nag-aapoy tayo habang siya ay nag-share sa atin? Verse 32. Luke 24:32. We're not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures? Amen? So, ang Panginoon po, kapag tayo po ay nakikinig, wag lamang po tayong nakikinig na parang walang nangyari sa atin. Hello? It should be like this. The Emmaus experience. The Emmaus experience. What is that? That you will burn and you will be ablaze and you will never ever be the same again. This is what happened to these two. Amen? They had a personal revelation and understanding. Nagkaroon sila ng personal na pagkakakilala sa Panginoon. Amen. So, ano po yung katotohanan ng malalaman natin sa kwento ng dalawang ito? You know, as I said, they are not as prominent as the other disciples, but they were given a part in the scripture so that we will learn something from them. Number one, that Jesus is seeking us. Jesus is looking for us. Jesus looked for these two men. He followed them going to Emmaus. And in along the road, he introduced himself to them by saying, "What are you two talking about?" Amen. He is concerned. Ang Lord ay concerned na itong dalawang ito ay as confused as ever be. Itong dalawang to ay confused na confused sila at naawa ang Panginoon sa kanila at gusto ng Panginoon maunawaan nila ang maraming bagay na hindi maunawaan nila. At ito po ang naganap at nangyari sa kanila. Amen? So, during the time, the Lord at first was not recognized by these two, but then in the end, as we have learned, that they recognized Him. Amen? Sa huli, kanila pong nakilala ang Panginoon. At yun po ang nais ng Panginoon sa atin. Makilala natin siya hindi sa pagpapakilala ng relihiyon, hindi sa pagpapakilala ng mga organisasyon, ng mga denominasyon. Makilala natin siya ayon sa isang personal na pagkakakilala, kagaya ni Cleopas at ng kanyang kasama. Just like Cleopas and his companion, they have come to have a personal knowledge of the Lord. When they were walking with Him to Emmaus, when they were, you know, when they were listening to Him talk about the scriptures, amen? And because of that, all of the confusion, all of the pain, all of the anxiety, all of the miseries, all of the depression, all of those, doubts and unbeliefs in their mind, they were just washed away. Because if we will look at the verses following that, sabi po doon, they got up and returned at once to Jerusalem. After the recognition of the Lord Jesus Christ, sila po ay tumayo at sila po ay naglakad. Imagine nyo po, gabi na ito. Hindi na nila pinagpabukas. In the midst of the darkness of the road,
they went back to Jerusalem. Hello? The very place that they were running from, the very place that, you know, they don't want to go back there because it's so traumatizing. Doon nila nakita si Jesus na napako sa cross. Ngayon po, wala nang trauma. Wala nang fear. Wala na silang takot. Handa na silang bumalik sa Jerusalem. Amen. Amen. It is the very same place that they have been traumatized and they have felt pain and fear. Now they are ready to confront. Amen. Handa na silang harapin. Sa buhay po natin, marami tayong tinatakasan. Marami tayong kinakatakutan. Marami tayong bagay na naiisip na ayaw nating puntahan, ayaw nating gawin, sapagkat marami tayong takot sa puso natin. Pero kapag tayo po ay nagkaroon ng personal encounter sa Panginoon, mag-iiba po tayo. Mag-iiba po ang pananaw natin. Magrurubdub tayo, mag-aapoy tayo. We will never be the same ever again. Just like this too. Amen? They were willing and they were ready to go back where they came from. Where they ran away from. Yung tinakasan nila, handa na nilang balikan. Ganun po tayo magkaminsan. Meron tayong tinatakasan. Meron tayong tinatakbuhan. Kasi takot na takot tayo. Hindi po tayo dapat matakot. Amen? Hindi po tayo dapat matakot kung meron tayong Kristo sa puso. At itong dalawa, nakilala nila ang tunay na Panginoon. Nakilala nila, ito na nga, nabuhay, hindi ninakaw. Nabuhay mula sa mga patay. O ano pang ikakatakot ko? I'm not even afraid of death. Kahit madilim, maraming kriminal dyan. Maraming mga bandido dyan. Haharapin ko, susuungin ko. Amen? Right there and then, they got up. Just right after they recognized the Lord when the Lord broke bread in their presence. Ano pong decision nila? Hindi na nila hinintay ang bukas. In the pitch darkness of the night, they set off to go back to Jerusalem. When you run away from your Jerusalem, when you run away from the very thing that you are scared about, you are running away from your destiny and you will never find victory. Amen? Hindi sa Emmaus. Ang Emmaus, iniwan na nila yun eh. Binabalikan pa nila. Sa Jerusalem. Jerusalem is the chosen city. It is where the Lord will come back in glory in the last days. It is Jerusalem, the holy city of God. That is where you should be. Not in Emmaus. And these two recognized that. And they decided to go back. They decided to go back. Amen. So, handa na po silang harapin. Wala nang takot. Amen. Meron po ba tayong mga kinakatakutan sa buhay natin? Meron po ba tayong mga pinagdududahan, kagaya ng mga alagad, kagaya ng dalawang ito? Hindi po dapat nating katakutan ito. Ang sabi po ng Bible, kagaya ng dalawang ito, they got up and returned at once to Jerusalem, and there they found the 11 and those with them, and assembled together and saying, it is true! Totoo! Totoo! Nagpatotoo sila. Amen? They witness Jesus is not dead. He is alive. He is risen. He was not stolen. And so, ano pong sabi doon? The Lord has risen and He has appeared to Simon. And then the two told what had happened on the way and how Jesus was recognized by them when He broke the bread. Amen? What a personal experience. What a special experience. And don't you want such kind of experience in your life? Ayaw mo bang maranasan ng Panginoon sa isang totoo at personal na pagkakaranas? Sa isang totoo at personal na pagkakakilala? Kagaya ni Cleopas at ng kanyang kasama. Amen? Marami siyang kinakatakutan. Marami siyang tinatakasan. Marami siyang hindi maunawaan. Marami siyang mga katanungan. Pero sa oras na to, ang lahat ng ito ay sinagot ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay tinanggal ng Panginoon. And that He decided that He was willing to go back to Jerusalem.
His heart burned for the Lord. His heart was ablaze for the Lord. And it is the same thing that the Lord wants us to experience. Amen. Huwag kang makuntento sa kung saan ka ngayon. Sabihin mo, Lord, I want the Emmaus experience. I want to know you. I want to encounter you. I want to be able to recognize you the way these two did. You know, they recognize you as a very powerful Jesus who has risen from the dead. You know, if you know that Jesus has risen from the dead, you will never be afraid of death. Because Jesus has conquered death. Hindi ka matatakot sa kamatayan. Sapagkat alam mong ang Panginoon mo ay pinagtagumpayan ang kamatayan. At kung wala kang takot sa kamatayan, ano pa ang katatakutan mo? Kahirapan? Kagutuman? Problema? Pagsubok? Kawalan? Kamatayan nga, hindi mo kinakatakutan eh. Lahat ng yan, hindi mo nakatatakutan. You have a personal recognition and revelation because your hearts were, you know, you were touched by God. You ablaze for God. You burn for God. Amen. This encounter was very powerful. This encounter was life-changing. And it should be the same encounter that we should desire. It should be the same encounter that we should, you know, ask God, Lord, I want the Emmaus experience. Powerful. Real. Totoo. Amen? And special. These two people, they were never the same again. Their hearts were steered for Christ. Their hearts were steered for the Lord. They were moved. They were ablaze because something special happened. Something special happened. Amen? Marahil ikaw, nagkaroon ka na ng something special in your past. Amen? Naborn again ka na eh. But the question is, you know, these two are disciples as well. Pero hindi ganap yung kanilang pagkakilala sa Panginoon. At yun ang kinakailangan nating maranasan. Yung ganap na encounter na, you know, that your heart will be ablaze and stirred up and that, you know, you will never be afraid of anything, scared of anything. Itong dalawang to, nung nag-decision silang pumunta sa Jerusalem, you know, because at first they were trying to run from Jerusalem because Jerusalem was very painful to them. Amen? Masakit masyadong naranasan nila doon and they don't have the courage to go back. But now, they have been changed. They are so courageous that even in the midst of the night, they set off to go to Jerusalem. Amen? They are willing to go back. Alam niyo po parang yung mga leon, alam niyo yung mga leon, bakit sila king of the jungle? Eh samantala kung titingnan mo, ang bagal-bagal kumilos. Di ba? Ang leon pag naglakad, akala mo, ano, ang bagal-bagal, paano naging king of the jungle to? Di ba? Eh, mas mabilis pa sa kanya yung mga puma, mga leopards. Alam nyo, yung ibang mga kalahi nilang mga felines or cats. But, the lion is the king of the jungle. Yun ang title niya. Kung titingnan nyo, there's nothing special about the lion. Right? But the lion is the king of the jungle. Number one, because it has a very, very strong roar. Alam niyo po yung roar ng lion? Kapag nag-roar siya rito, 5 miles away, maririnig mo pa. Kapag tahimik ang kagubatan. 5 kilometro ka, maririnig mo pa yung kanyang roar. So the roar itself is so scary that it scares its prey. Amen. Pero isa lang yan sa marami niyang katangian kung bakit siya tinawag na king of the jungle. Pangalawa, aside from his roar that can be heard 5 miles away, the lion is very good at hiding. Nagtatago muna yan. At hindi siya nakikita nung kanyang prey, yung kanyang target na kakainin. So, akala nung kanyang target, wala lang, pagkatapos bulaga. Bubulagain kanya.
Amen. At saka kanya lalapain. Very smart. Amen. Hindi siya nagpapakita. So, dapat ganun din tayo. Kapag, dapat we should, para siyang invisible, kasi magaling siyang magtago. Dapat ganun din tayo. Ito yung reveal sa akin ng Lord. Kagaya tayo ng lion, dapat magaling din tayong magtago ng ano, ng ating mga nararamdaman at nararanasan. Alam mo kung bakit? Kasi basang-basa kaya tayo ng Diablo. Kapag yung reaction natin, pinapakita natin sa Diablo, nababasa niya tayo. Kaya, nagkakaroon siya ng dahilan para paglaruan tayo. Tuwang-tuwa siya. Kapag ikaw ay nag-react ng pagalit, lalo ka niyang gagalitin. Kasi alam niya, madali kang magalit. Hindi mo kayang i-hide ang iyong emotion and feelings and reaction. That's why the devil can see you and can read you. And that's why he plays with you. Nalalansi ka niya, naluloko ka niya, kasi basang-basa ka niya. Minsan dapat marunong tayo magtago eh. We should be able to hide. Even if we are angry, kung pwede, huwag mo ipakita. Para walang singit ang Diablo sa buhay natin. Amen? So, ganyan po ang lion. He is able to make himself invisible. That's why his enemies or his prey don't, you know, recognize him. So, ganun din po dapat tayo. We should be invisible to the enemy. Amen? Na pag nakita tayo ng Diablo, wala siyang makikita sa atin para dahilan na tayo ay kanyang lokohin. Okay. Number two, the lion, kapag naglakad siya, nagtitiptoe siya. So, walang bug, bug, bug. Wala ganyan. Hindi kagaya ng elepante. Pag ang elepante naglakad, alam mong elepante yon kasi dumadagundong. Amen? So, alam na agad na may elepante. Pero the lion is very smart because he tiptoes so that his prey would not be able to feel that he is around. Amen? So, nagtitiptoe siya. Dapat ganun din po tayo. We tiptoe as if parang ingat na ingat ka. Di ba? Kapag nagtitiptoe ka, ingat na ingat ka. Ganun po dapat tayo. We tiptoe in our journey. We live on the edge of eternity. We are very careful not to fall into sin so that we will be able to preserve our integrity and our Christianity until the day of the Lord Jesus Christ. Lalo na't malapit nang dumating ang Panginoon. Look at the nations. Ang sabi ng Psalm 65 verse 7, the nations roar. The nations are roaring. Of what? Of anger, of division, of hatred, of bitterness. Magbasa ka ng ano ngayon. Ang mga tao ay, you know, there's unrest everywhere. People are so agitated. Amen? Ang mga tao ay nag-aaway-aaway, hindi nagkakaunawaan. Pare-pareho ng lahi, pero nagkakagalit. Nations are roaring, which means people are, you know, agitated and they are in unrest, which is one of the signs of the times. Sa Matthew 24, the nations roar. Amen? And the nations are roaring. Amen? Look at, you know, the nations. Lahat ng mga bansa halos ngayon ay nagkakaroon po ng kaguluhan sa Myanmar, sa Amerika, kung saan-saang lugar. Amen? Because the Lord is coming soon. And so, we should be tiptoeing. Nagtitiptoe tayo sa ating lakad Kristiyano. Ibig sabihin, ingat na ingat tayo. Dahil baka maabutan tayo ng Panginoon na nasa kasalanan. We might be, you know, caught off guard. If we are not tiptoeing on the edge of eternity, we might be caught off guard living in sin when the Lord comes again. And that is very sad. Okay. Number three, ano pa yung mga katangian ng leon? Ang leon, kapag nag-hunt siya, they hunt in pride. Pride means yung grupo nila. Yung kanilang grupo. Sama-sama sila. Usually, you can never find them na nagsusolo sila. Marami sila. Akala mo lang wala, pero andyan lang yung pride nila. Amen? So, they hunt in pride. That means they work with others. So, dalawang leon ang magpapakita. Oh, magro-roar yung leon.
So yung pray, matatakot. Ang gagawin ng pray, tatakbo to the other direction. Alright? Tatakbo siya sa other direction, but it's a trap. Kasi yung tatakbohan niya, nakapaligid na yung pride of lions. That's how good they are. That's how smart they are. That's why they're called the king of the jungles. Amen? Sapagkat matalino sila. Amen? Kapag na-scare ka ng lion, ang gagawin mo, tatakbo ka sa opposite direction. Pero trap pala yun. Sapagkat marami na naghihintay sa yung lalapain ka. Kaya dapat ang gawin mo, tumakbo ka diretso sa kanya. Amen? Yung kinakatakutan mo, yun ang sunggaban mo. Huwag kang tumakbo kasi mas marami nag-aantay sa'yo doon. Mas delikado doon. Bahala na, mamatay na kung mamatay. At least lumalaban ka. Mamamatay ka na rin lang, at least lumalaban ka, hindi tumatakbo ka. Amen? So itong dalawang itong si Cleopas at yung kanyang kasama, they must have realized that. And so now, they are going to go back to Jerusalem, the very place where they are scared to go. And that is what we can learn from the lions. When the lions scare you, sabi rin ng Bible, you know, Satan is just a roaring lion. Amen? He is just a roaring lion. He doesn't have any capacity to hurt or harm sapagkat binalian na siya ng pangil ng Panginoon. Amen? Okay, so, you should realize that Satan is just a roaring lion, and what can a roar do? You know, it just scares you. It's just the sound, but it will never hurt you. Secondly, Satan is under your feet. So, when the roaring lion roars, do not go to the opposite direction. Because there are many demons waiting for you there. At lalo kang mapapahamak. It's a trap. Anong gagawin mo? Kapag nag-roar, yung roaring lion, huwag kang tumakbo patalikod. Tumakbo ka paharap. Amen? At kumprontahin mo ang iyong fear, ang iyong roaring lion, because you know and you know that he is under your feet, and all he can do is roar and scare you, but he can never hurt you. Amen? So we have so many fears and anxieties and problems and troubles in our lives. The solution is not to run away from them, but to confront them. And just like these two, Cleopas and his companion, they decided to confront everything and go back to Jerusalem. Hindi na po sila nanatili sa Emmaus. Pero yung daang Emmaus ang naging paraan, naging daan para makilala nila ang Panginoon. The road to Emmaus was the reason why they were able to have a personal encounter with the Lord. And it is what the Lord wants for us, every one of us. Do not say that, you know, you have been a disciple for a long time. Because these two have been disciples for a long time, but they needed something special for them to recognize the reality of the Lord in their lives. And it is the same with us. Sometimes, contento na tayo eh. Yung Christianismo natin, casual na lang eh. Di ba? Baka naman kailangan mo ng konting push kagaya nito. The Emmaus experience, para naman magrubdub ka ulit, mag-alab ka ulit, mag-apoy ka ulit. Para matanggal ang takot mo, para matanggal ang lungkot mo, para matanggal lahat ng mga problema mo at mga doubts and unbelief mo. You need an Emmaus experience. Kinakailangan mo ng Emmaus. Kinakailangan mong ma-encounter uli ang Panginoon. Sabi ng Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door of your heart and I knock. If you open the door of your heart, I will come into you and I will dine with you and I will be with you." This is what the Lord wants. He wants to come into our hearts. He wants to come into our lives. Gusto ng Lord, pumasok siya sa buhay natin. Maging totoo siya, maging ganap. Maranasan natin siya sa isang tunay na pagkakaranas. Sa isang tunay na pagkakakilala. Kagaya ng dalawang ito. Marahil ikaw ay
Amen. Laking Sunday school ka. Laking church ka. Amen. Pero dahil laking church ka, tuwing Linggo, pumupunta ka sa church, pero wala ka namang special na nararanasan. Pumunta ka ng church, umuwi ka, wala pa rin nangyari sa'yo. Ganun ka pa rin. Amen? Amen? Nagbabarkada ka pa rin. Nagmumura ka pa rin. Nagsisinungaling ka pa rin. Sumasagot ka pa rin sa nanay mo, sa tatay mo, palaaway ka pa rin. Sapagkat wala kang Emmaus experience. You don't have the Emmaus experience. And this is what we need. Amen? Ito ang kailangan natin. Lalo na't malapit nang dumating ang Panginoon. Meron ka bang kinakatakutan? Meron ka bang mga pagdududa, alinlangan, problema? Ano man ang nagiging dahilan ng iyong confusion and anxiety and pain and grief? Whatever it is, you need an Emmaus experience for you to be able to be released from all this. Cleopas and his disciple, they had the same experience. Amen? Sila po ay takot. Sila po ay confused. Sila po ay punong-puno ng kalungkutan. They were full of grief and pain and sorrow. But when they had the Emmaus experience, everything was just gone away. Amen? Gusto mo ba nun? Amen? Matagal ka nang pinapahirapan ng iyong kalungkutan, ng iyong depression. Matagal ka nang pinapahirapan ng iyong problema, ng iyong takot. Ano man ang iyong dinaranas ngayon. Gusto mo ba ng Emmaus experience? Amen? At ito po ang nais ng Panginoon na maranasan natin. At alam niyo po ba kung bakit nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng ganitong karanasan? Para maging saksi. To be a witness. Just like these two. When these two experience the road to Emmaus experience, what did they do? They testified. They witnessed for the Lord. It is true! Jesus has risen. It is true. Amen? Nagpatotoo sila. At yun ang nais ng Panginoon. They will not have this courage and bravery to go back and say, yes, nagpapatotoo ako, buhay ang Panginoon, kung hindi nila naranasan ang Panginoon. We can be more powerful witnesses for Christ if we have the Emmaus experience and we can turn this world upside down for Christ. Amen? Do you want to be powerful? Do you want to burn for Christ? Do you want to be used for Christ in the last days? Do you want to be a powerful witness for Christ in the last days? You know, you cannot be, you know, a powerful witness for Christ unless you have this kind of experience. A powerful Emmaus experience. And that is what the Lord wants us to experience today. Amen? At kasama po ng bagay na ito ay ang katotohanan ng lahat ng pinagdaraanan natin, lahat ng nararanasan natin, kapag kasama natin ang Panginoong naglalakad sa daan ng buhay, alam po natin na lahat makakayanan natin. Amen? Makakayanan natin. Kaya lang, bakit hindi natin nare-recognize? Eh, hindi mo pa rin alam, kasama mo na nga si Lord eh. Bakit? Kasi nga, mas pinipili nating mag-focus doon sa mga pangit, doon sa mga negative na nangyayari sa buhay natin, doon sa mga negative na nararamdaman natin. Pero once na ma-recognize natin na hindi pala dapat ganon, you know, the breaking of the bread was the signal. When the Lord broke the bread, that's when they realize. Oh, sa 1 Corinthians 11:24, amen, the Lord broke the bread, di ba? And He gave it to His disciples. Yung pagbasag niya na yon ng bread na yon ay tanda na yung kanyang katawan ay mababayubay sa krus ng Kalbaryo. That He will be wounded for the transgressions of man. That His body will be bruised for our iniquities. And His body will be bruised for the healing of our bodies. Amen? Are you suffering from sickness, disease, incurable pain, incurable disease and sickness? Just recognize Jesus in your life, not by religion, not as introduced by religion, dogma, or doctrine, but by the revelation
that He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. The chastisement that was laid upon Him was for our healing, the healing of our wounded bodies. Amen? So kung meron kang sakit, karamdaman, kung meron kang pinagdaraan ng mabigat, si Jesus ang kailangan. Ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang kanyang katawang na bayubay sa krus ng Kalbaryo, ang daan para tayo ay magkaroon ng kalayaan. Amen? Gusto mo ba ng himala, kagalingan? Gusto mo ba ng kaligtasan? Gusto mo ba ng pagpapala? Pero ka bang pinagdadaan ng mabigat? Magkaroon ka ng Emmaus experience. Have the Emmaus experience. Amen? Ano ba yung Emmaus experience, Pastora? Ibig bang sabihin nun, may mga kidlat? Meron bang something special? Meron bang mga parang mga kumukuti-kutita? Makakakita ba ako ng ano, ng stars? Ganun ba? Itong dalawa, wala namang nakitang ganun eh. Naglakad lang sila, nakinig sila, tinanggap nila. Tinanggap nila yung narinig nila. At pagkatanggap nila, nabago buhay nila. Ganun din sa atin. Sa buhay natin, meron tayong pinagdaraanan, may problema tayo, may confusion, meron tayong overwhelming grief and pain, meron tayong sakit karamdaman, meron tayong mga agam-agam, tanggapin natin ang salita ng Diyos. At pag ito ay tinanggap natin, mababago buhay natin. Magkakaroon tayo ng tagumpay, hindi na tayo magkakaroon ng takot sa ating mga puso. Alam niyo po, ang pinakamagandang nangyari sa dalawang to, yung na-overcome nila yung fear nila that they decided to go back to Jerusalem. Because Jerusalem is a symbol of pain for them. Symbol of trauma for them. Because it is where the Lord was crucified. Pero kung magkakaroon ka lang ng ibang perspective at titingnan mo na yung pagkapako ni Jesus sa krus ay naging daan ng kaligtasan at kalayaan at kagalingan at himala, hindi ka matatakot bumalik. Amen? So, meron ka bang tinatakasan? Meron ka bang inaayawan? Takot na takot ka? Hindi ka dapat matakot. Kumprontahin mo sapagkat kasama mo ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Kasama mo siyang naglalakad. Hindi mo lang makilala, hindi mo lang maramdaman kasi overwhelmed ka ng lahat ng problema ng buhay. The problems of this world weigh you down. But if you recognize that Jesus is walking beside you on the road to Emmaus, your life will never be the same. Do you want to have that experience? Nothing is spectacular, but today the Lord is knocking in your heart. And if you want Him to enter into your life, papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Hindi relihiyon, hindi denominasyon, hindi katekismo. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo. Sapagkat sa oras ito'y kumakatok siya. He is knocking at the door of our hearts. If we open our hearts to Him, He will enter. He will dine with us. And He will be with us. And He promised never to leave us. Amen? Let us close our hearts. Let us close our eyes. And open our hearts. Behold, the Lord says, I stand at the door of your heart and I knock. If you open the door of your heart, I will come into you and I will dine with you. And I promise never to leave you nor forsake you. Do you want to have the Emmaus experience? Do you want to encounter the Lord Jesus in your life? You might have known Him because you are a Sunday school kid. You might have known Him, known about Him because you are part of religion. You are part of denomination. You have heard about Him. You have heard about the Lord. But knowledge about the Lord is not enough. You need to have a personal encounter. You need to have a personal revelation. You need to allow Him to speak to you and enter into your life and make Him your Lord, God, and Savior. Let Him come to you, not as a man or an ordinary prophet, but let Him come to you as a powerful God who is able and willing to change your life. The Lord has been knocking at your heart. Kumakatok ang Panginoon sa puso mo, kapatid. Hindi aksidente.
marahil nagkaroon ka na ng Emmaus experience yung nakalipas. Pero nawala nga po eh. Nawala ang rubdub. Nawala ang init at alab sa iyong puso. Gusto mo bang ma-revive? Gusto mo bang magbalik loob? Gusto mo bang tanggapin ang Panginoon sa puso mo bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas? Kapatid, simple lang. Ang nais ng Panginoon ay ibuksan mo ang iyong puso at isuko mo ang lahat ng dapat mong isuko sa Kanya. Remember, Jesus Christ sought this two men, Cleophas and his companion, and he walked with them on the road, willing to listen to them, willing to comfort them, willing to be with them in the midst of their pain and agony and confusion. Today, the Lord wants to come into your life. The Lord wants you to recognize Him, that He is knocking at the door of your heart. Matagal mo siyang pinagtabuyan, matagal mo siyang pinagsarhan, matagal mo siyang in-ignore sa buhay mo. Hindi siya ang priority mo. Ang priority mo, barkada mo, healing mo. Ang priority mo, trabaho mo. Ang priority mo, ang alak, sugal, babae. Ang priority mo ay kasalanan at paggawa ng kasalanan. Pero ngayon, tinatawag ka ng Diyos sapagkat mahal ka niya, hinanap ka niya, gusto ka niyang samahan sa iyong paglalakad, gusto ka niyang samahan sa iyong paglalakbay. Handa ka bang isuko ang iyong buhay muli? Are you willing to surrender your life to Jesus? Are you willing to surrender your sins to Jesus? Today, let it be that day. Let this be a day of redemption. Let this be a day of revelation. Let this be a day of Emmaus experience in your life so that you will never ever be the same again. Let me lead you in prayer. Sabihin mo ito mula sa iyong puso. Panginoon, patawad po. Patawad po sapagkat ako'y nagduda. Patawad sapagkat ako'y lumayo, nagrebelde. Patawad sapagkat hindi ako naging tapat. Patawad sa lahat ng aking kasalanan, kasinungalingan, pandaraya, rebelyon. Patawad sapagkat hindi ako marunong gumalang sa nakakatanda. Patawad sapagkat inuna ko ang trabaho at maraming bagay higit sa iyo. Patawad sapagkat ako'y tumalikod sa iyo. Patawad sapagkat hindi ako naging tapat sa iyo. Forgive me for I have sinned. Forgive me for I have rebelled. Forgive me for I have been unfaithful. Sa oras na ito'y binubuksan ko ang puso ko. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa buhay ko. Ikaw ang aking maging Diyos, Panginoon at tagapagligtas. At makilala kita sa isang tunay na pagkakakilala. Magpahayag ka sa akin ng higit sa dati. Maranasan kita ng higit sa dati. Pag-alabin mo ang puso ko kagaya ng dalawang alagad. Pag-apuyin mo ako kagaya ng dati. Pag-alabin mo ako kagaya ng dati. Gamitin mo ako kagaya ng dati. Pakipag-usap ka sa Panginoon. Ura ba siya katapos? Ng dalawang alagad.
Nais kanyang katagpuin. Nais kanyang samahan. Sa iyong paglalakbay. Nais kanyang samahan, pakinggan. Tulungan. At ang gagawin mo lang ay magbukas ng buhay. Magbukas ng puso. Yes, Lord. Emmaus experience. The Lord wants to have you, wants to have a personal encounter with you. At ang oras na to at ang araw na ito, isang special na araw para sa iyo. Sapagkat muli ay nagpapakilala ang Panginoon sa buhay mo. Sapagkat nakilala mo na siya nung siya, ikaw ay bata pa. Pero ikaw ay dumaan sa maraming karanasan ng buhay. At ikaw ay lumayo. Ikaw ay tumakas. Gusto mong tumakbo palayo ng Jerusalem. Gusto mong tumakbo papunta ng Emmaus. Pero hindi mo pa takatakbuhan ang iyong destiny. Hindi mo pwedeng takbuhan ang iyong tadhana. Hindi mo pwedeng takbuhan ang iyong tawag. Ibabalik ka ng Diyos. Ibabalik ka ng Diyos, hahanapin ka ng Diyos. At kakausapin ka ng Diyos. At magpapahayag siyang muli sa iyo. Upang hindi ka na tumakbo palayo. Magkos ikaw ay babalik at gagampanan mo ang tawag mo. You will fulfill your calling and your destiny. Because your calling and destiny is your Jerusalem. That is where God has found you, has encountered you. At ang nais lang ng Panginoon, makilala mo siya. At isuko mo ang buhay mo sa Kanya. At magpagamit ka sa Kanya. Sapagkat tinatawag ka ng Diyos, merong mga special na tawag sa Diyos. You are special in the sight of God. You have a calling from God. You are called by God to be a witness, a powerful witness for His kingdom and His glory. And so today, surrender everything to God. Surrender everything to Jesus. Ikaw ay papaguhin ng Diyos. You will never ever be the same again. I
I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. I want to serve you, Lord. The greatest thing in all my life is serving you. Walang kwenta ang buhay kung hindi natin ipapagamit sa Panginoon. Walang kwenta ang ating lakas, pera, pananalapi, oras kung hindi natin ipapagamit sa Panginoon. Kaya anuman ang iyong kalalagayan ngayon, magpagamit ka sa Panginoon. Magpagamit ka sa Diyos. Huwag mong takasan ang Panginoon. Huwag mong takasan ang Diyos. Because you will never be able to escape from the calling of God in your life. Lahat ng kinakatakutan mo, harapin mo. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Panginoon. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Sa iyong paglalakbay, araw at gabi, bawat sandali ng iyong buhay, kasama mo siya. Wala kang dapat ikatakot, ipagpaalala, at ipangamba. You have nothing to worry about because the Lord is with you and He promised not to leave you nor forsake you. And today, God is giving you that assurance, my child, I will never leave you. I will never forsake you. I will uphold you with my right hand. I will strengthen you and I will give you victory, saith the Lord. You have nothing to be scared of because I have overcome fear and death, saith God. On the cross, all pain, sickness, disease, and grief, I have overcome, saith the Lord. And so you do not have to suffer. You do not have to be in pain. You do not have to go through the pain of suffering in your sickness and disease. For today, God will set you free. Kaya naman ikaw na may sakit karamdaman, ito ang araw ng iyong kalayaan. Pinapagaling ka ng Diyos sapagkat sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya ang sakit karamdaman. Lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Ano man ang pangalan ng iyong cancer, cancer sa balat, cancer sa utak, cancer sa buto, cancer sa iyong dugo, cancer sa iyong atay, cancer sa iyong bato, cancer sa iyong lalamunan, anuman ang uri ng cancer sa pangalan ni Jesus, ito ay kanyang pinapagaling sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo ang himala at kagalingan. Rian dorobo siya kataka. Oh, hallelujah. Ano man ang uri ng sakit karamdaman, sakit sa mata, sakit sa tenga, ano man ang iyong pinagdaraanan, problema, pagsubok, agam-agam, pagdududa, kawalan, kalungkutan, emotional depression, mental depression, whatever it is that you are going through, the Lord paid for that when His body was broken on the cross. And He said, it is finished. 2,000 years ago, He paid for all your problems, for all your troubles, for all your pain, for all your suffering. And the Lord said, it is finished. And today, I declare that lahat ng iyong pinagdaraanan ay tapos na, ang sabi ng Panginoon. Pinapalaya ka ng Diyos sa alcohol, sa drug addiction, sa sugal, sa pagmumura, sa rebellion. Pinapalaya ka ng Diyos sa lahat ng bisyo at kasalanan at immoralidad. Pinapalaya ka ng Diyos, tanggapin mo kalayaan sa pangalan ni Jesus. The Lord is just setting you free and receive your liberty and freedom. Receive your healing. Receive your victory. Receive in the name of Jesus Christ. Whatever you need from God, whatever you need from God, it has been paid for 2,000 years ago. Everything, ano man ang pangangailangan mo,
walang duda, walang exempted, lahat binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Napagtagumpayan niya ang lahat ng ito, kaya naman mapagtagumpayan mo rin. And so receive your victory. Receive your victory in the name of Jesus. I declare victory upon your family. I declare victory upon your business. I declare victory upon your body. I declare victory upon your ministry. I declare victory upon Philippines and upon the nations of the world. I declare victory upon the Philippine government. I declare victory upon this fight over COVID in the name of Jesus. Lakaya mo siya kataka. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Wala mahirap sa Diyos. Ideklara mo walang mahirap sa Diyos. Of Jesus. You are completely healed. Totally, absolutely. Yes. Whatever problems, troubles you are in right now, you are set free. The Lord has given you victory. Receive in the name of Jesus. Sapagkat walang mahirap sa Diyos. There's nothing too difficult for Him. Receive. Declare it, brethren, Church of God, walang mahirap sa Diyos. There is nothing too difficult for God. Revived you. God has healed you. God has touched you. You have had a personal encounter with Him. Just like the Emmaus experience. It is special. It is powerful. It is undeniable. It is incredible. It is special. And today, God has touched you in a very special way. Just like what He did to Cleopas and his companion on the road to Emmaus. They have never been the same ever again. You will never be the same ever again. Wala na ang bukol mo, wala na ang cancer mo, wala na ang panlalabo ng mata mo, wala na ang problema mo, wala na ang kahirapan. Pinalaya ka na ng Diyos sa kahirapan. Ikaw ay pinagpala ng Diyos at patuloy mo itong mararanasan. Ang nakalaang trabaho ay darating sa iyo. Ang business mo ay lalago. Sa gitna ng pandemya at krisis ng mundo, ang mga anak ng Diyos ay payayamanin ng Diyos. Sa gitna ng pandemya at krisis ng mundo, ang mga tunay na anak ng Diyos ay pagpapalain ng Diyos. Kaya naman huwag kang lalayo sa Diyos. Lumakad kang kasama niya. You recognize that He is with you and He will never leave you nor forsake you. Just as you are walking on your road to Emmaus, recognize Jesus is in you and with you, and He will never leave you nor forsake you. And so there is no fear of defeat, there is no fear of failure, but only victory, victory upon victory. I declare that upon your life, upon your family, upon your business, upon your body, upon your ministry. Receive in the name of Jesus.
Jesus. Undaraba siya kataka. Siya Panginoon, sa iyong himala, kagalingan, pagpapala, sa iyong kalakasan, tagumpay, pasalamatan mo ang Panginoon, ibinalik ka niya, ni-revive ka niya, handa ka ng gampanan ang tawag mo, lalakad ka ng matuwid, hindi ka na muling tatalikod pa sapagkat ngayon natagpuan mo ang tunay na Diyos at naranasan mo ang tunay na Panginoon. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian at karangalan. Sa iyo lamang, Panginoong Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God! Malakas muna pong palakpak para sa Panginoon sa napakagandang mensaheng ibinaba niya sa hapon na to. Amen po ba? Gising po ba tayo? Amen! Hallelujah! At dadako po tayo sa ating offering. At samahan niyo po ako, basahin po natin mga kapatid. Ang Hebreo 6:7. Hebrew chapter 6 verse 7 at yung susunod niya pang mga verses. Pinagpapala ng Diyos ang upang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibula ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Subalit kung mga dawag at halamang matinik ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa. At susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunugin. Amen po ba? At alam natin at na ang iba sa atin na naririto ay matagal na po sa Panginoon. Amen po. At meron po din namang mga bago. Amen. At alam natin na ang ating iglesia, tayo ay merong tithes and offering. Amen po. Ang sinabi nung Hebreo 6:7, pinagpapala ng Diyos ang upang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng maglilinang. Amen po. Tayong mga Kristiyano, bilang Kristiyano, alam na natin ang tithes and offering. Alam na natin ang first fruits. Alam na natin ang maraming ministeryo na pinagkakagastusan ng ating iglesia. Amen po. Meron tayong radio, may TV, may mission of compassion, may love gift for the man of God. Meron po tayong rebuilding, yung pagsasaayos, renovating ng ating church building. Amen. At sinasabi ng ating binasa sa Hebrew 6:7 na ang mga tao daw pong pinagpapala ay yung mga taong pinakikinabangan ng maglilinang. Ibig sabihin, kagaya ng lupang mataba, amen, na tinanggap natin, na tumanggap ng seed, at yung lupa na yon ay lumago ang seed, naging halaman, namunga, pinakinabangan na nagtanim. Amen? So tayo bilang Kristiyano, dapat nagiging kabahagi na rin po tayo. Na hindi tayo yung matagalan ng Kristiyano, na hindi pa rin tayo nagbibigay ng mga salitang pinapagpala tayo, napapagpala tayo, lumalago tayo bilang Kristiyano, dapat daw tayo yung pinakikinabangan ng ating iglesia, pinakikinabangan ng ating Lord. Amen? Lalo na nga po, kung matagal na tayong Kristiyano, di sana po noon pa tayo napakinabangan ng Lord. Pero hindi pa naman po huli ang lahat. Amen? Na sa panahon na ito, kagaya nga ng mga turo, aral, every week sa buhay natin, lagi tayong pinapaalalahanan. Amen?
at laging sariwa ang mensahe ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat kung maririnig natin ang mga verses na ibinababa sa atin, ay nababasa na natin. Parang madalas na nga nating nababasa. Amen po. At nagiging particular na. Memorize na nga po natin. Amen. Pero ang tanong, nasasakabuhay nga po ba natin ang bawat verses, ang bawat salita ng Diyos na ibinibigay niya sa atin? Dapat daw tayo ay pinapakinabangan na ng mga maglilinang. Ibig sabihin, dapat tayo ay pinakikinabangan na ng ating mga pinuno, ng mga taong nagtanim sa atin ng salita ng Diyos. Ibig sabihin na dapat tayo ay napapakinabangan na sa gawain ng ating Panginoon sa ating iglesia. Amen po, ito daw po yung mga taong pinapagpala ng Diyos, yung tumutupad ng kanyang mga salita, yung tumutupad ng mga ipinag-uutos ng Diyos sa atin. Ano man ang ipinapagawa ng Lord sa atin, ay ginagawa na natin, tinutupad natin, sinusunod natin ang bawat kautosan. Katulad nga po ng ating tithes and offering, katulad nga po ng ating first fruits. Amen. Ang ganda ng mensahe, di po ba? Emmaus or Emmaus experience. Amen? So sabi ng Lord sa Malakay, amen, kung hindi natin binibigay ang ating tithes and offering, ninanakawa natin ng Lord. Amen. Malakay 8-12. Memorize na po natin yun. Ninanakawan daw po natin ng Lord kung hindi natin ibinibigay ang ating tithes and offering. At sinabi rin niya sa 10, Malakay 3:10, na ibigay natin ang whole tithe sa kanyang bahay panambahan. Amen. Ano ang sabi? Subukin niyo ako. Subukin niyo ako, kung hindi, test me in this, if I am not open the floodgates of heaven and pour out so much blessings and you have not room enough for it, and you will call blessed. Amen. Doon po sa mga hindi pa nakakasubok, sa mga manonood natin, sa mga nagla-live stream, baka hindi nyo pa nasusubukang ibigay ang inyong tithes offering. Baka hindi nyo pa po natatry na ibigay ang inyong first fruits. Subukin nyo raw po ang Lord. Kung hindi, ibibigay niya sa atin ang masaganang pagpapala na walang sukat di kalagyan. Amen. Alam na alam natin, kapag tayo'y nagbigay, ang ibinabalik ng Lord sa atin, hustong takal, siksikliglig at umaapaw pa. Amen po. Hindi natin kayang tumbasan ang ibinibigay sa atin ng Lord. Amen. Maliit lamang po ang ibinibigay natin. At masasabi natin, hindi naman tayo need ng Lord eh. Tama po ba? Pero tayo mga tao, need po natin si Lord. Amen. Sa araw-araw ng buhay natin, kung walang Diyos, wala po tayo. San po tayo pupulutin? Amen? Maari ngang mabuhay tayo sa mundo, pero maybe in the end, dun tayo sa hell. Amen po ba? Salamat sa Panginoon kasi nagpapatuloy po yung ating gawain. At para po magpatuloy itong ating gawain, kailangan po nating suportahan ito. Kaninang umaga, napakaganda po ng message ng man of God. Amen? Let us respect and love the house of God. So paano natin magagawa yun? Kung basta na lang tayo dumadalo, umuupo, walang pakinabang sa ating mga buhay. Amen. Eh, sabi po nung binasa natin, ang mga tao daw pong pinapagpala, yung matapos makapakinig ng aral, ng turo, ay isinasakabuhay yung itinuro, ginagawa. At sabi nung John 3:18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita, uwi ka lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Parang faith with act. Amen? Nananampalataya tayo, pero ginagawa natin yung ating pananampalataya. Hindi lamang natin sinasalita o sinasabi ito. Amen po ba? So mga kapatid, mga masugid naming tagapanood at tagapakinig through our live streaming, ang sabi ng Lord, mapakinabangan naman niya tayo. Amen. Para saan lang po ba tayo? Sa mundo lang po ba? Alam niyo mga kapatid, natanggap ko na po sa sarili ko eh, na minsan nakakainggit yung mga sobrang gaganda ng mga bahay, magaganda ang mga sasakyan,
kung saan-saan sila nakakarating, nagtutur sila iba't ibang bansa. Oo, nakakaingit pa kasi parang ang saya ng buhay nila. Pero ako, tinanggap ko na sa sarili ko eh. Mas maganda ang ibinigay ng Lord sa atin. Amen? Buhay na walang hanggan at buhay na ganap at kasiyasiya. John 10:10. Amen po ba? So wala na tayong hahanapin o wala na tayong hihingin pa sa Lord eh. Kasi kung tayo namumuhay po sa bawat salita ng Lord, sa araw-araw nating buhay, kasama natin siya, katulad nung Emmaus experience na yon, di po ba? Ano eh, parang mag-aapo yung puso natin sa Lord. Masasanay tayo sa buhay na tagumpay. Masasanay tayo na kahit ang roaring lion, ang mga demonyo naririyan, masasanay tayo na hinaharap natin sila. Amen? Ano mang bayarin, ano mang due date yan, darating talaga yan. Pero bibigyan tayo ni Lord ng pambayad. Amen po ba? Pero ang nice ng Lord, ibigay po natin ang ating tithes and offering. Ibigay po natin ang ating first fruits at suportahan po natin ang mga man and woman of God and His family at ang ating iglesyang ito, mga kapatid. Amen po ba? Ang liwanag nung binasa ko. Actually, matagal ko na rin pong sinasabi ito at isinishare sa inyo. Yung Hebreo 6:7, Hebrew 6:12. Di po ba? Pinagpapala ng Diyos ang mga upang pinagpapala ng Diyos ang upang matapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng manglilinang. Amen? Subalit, kung mga dawag at halamang matinik ang sumibol doon, walang kabuluhan ang gayong lupa at susumpain ng Diyos at sa wakas ay susunukin. So, sorry po sa mga taong hindi napapakinabangan. Kasi saan sila mapupunta? Masusunog lamang din sila doon sa impyerno. So ano ba ang gusto natin? Heaven or hell? Ano ba ang gusto natin, mga kapatid? Curse or blessings? Sigurado ako, blessings ang gusto natin. Tayong lahat ng naririto, amen. Kahit yung mga nanonood at nakikinig. Amen po ba? So kung nais nating maranasan ang masaganang pagpapala na walang sukat di kalagyan, bubuksan ng Lord yun eh. Wala daw tayong paglalagyan sa kanyang nag-uumapaw. Rumaragas ang pagpapala. Amen? Tayo po ay magbigay. Amen? Ang sekreto ng maraming blessing at marami pang biyaya ni Lord ay yung ating puring pagbibigay. Yung ating pagsunod at ang ating pagbibigay at pananampalataya sa Lord. Amen po? So, magbigay po tayong lahat. Amen po? At nakakapagbigay na po ba? Sige po, tayo po ay manalangin. Ipag-pray po natin yung ating mga ikapo at handog. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Patuloy mong ipinaaalala sa amin, Panginoon, na dapat kami mga tao, Panginoon, na iyong mga anak, Panginoon, ay iyong napapakinabangan, Panginoon. Lord, maari, Panginoon, minsan hindi mo nga po kami napapakinabangan, Lord, pero patawad po, O Diyos. Ngayon po, Panginoon, ay nakahanda kami sumunod, Panginoon. Nais po namin kapakipakinabang sa iyo, Panginoon, at sa iyong iglesia, O Lord. Father God, dalangin ko nga po, Panginoon, na ang bawat isang nakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, ay maintindihan at gawin, Panginoon, ang nais mo, O God. Maibigay namin palagi, Panginoon, ng buo ang aming tithes and offering. At kung ano pa, O Diyos, ang hinihingi mo sa amin, maging masunurin kami sa iyo. Dahil alam namin, Panginoon, na kung kami susunod, Panginoon, na kung aming gagawin, Panginoon, ang iyong mga ipinapagawa sa amin, kami iyong pagpapalain. Kami pagpapalain mo higit pa, Panginoon, sa aming mga inaakala, Lord, sapagkat dakilang Diyos, napakabuti mo po, Panginoon. Hindi masukat ang iyong pag-ibig. Hindi masukat ang iyong mga biyaya sa mga buhay namin. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy nga, Lord God, na dalangin ko lahat ng nakarinig ng iyong mga salita. Lahat, Lord, ay magbigay ng kanilang tithes and offering. Magbigay ng kanilang buhay. Magbigay ng kanilang oras. Magbigay, Panginoon, ng kung anuman, O Diyos, ang hinihingi mo pa sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa araw at oras na ito, Panginoon. Wala po kaming inaasahan, Lord, kung hindi ikaw lamang, Lord, sa buhay namin. Inaasahan namin, Panginoon, ang iyong masaganang pagpapala. Inaasahan namin, Panginoon, ang iyong pagsama sa amin sa lahat ng oras. Inaasahan namin, Panginoon, ang laging katagumpayan sa anumang bagay, Panginoon, ng aming gagawin. Inaasahan namin, O Diyos, ikaw palagi sa aming buhay. Maraming salamat, Ama, sa iyo po lahat.
lahat-lahat ng pagpupuri at pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po ay tumayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po Diyos sa hapon na ito, Panginoon. Dahil kami ay pinagpala mo muli, Panginoon. Lord, ang iyong salita, O Diyos, ay patuloy po naming naranasan sa hapong ito. Tunay nga, Lord, ang experience po, Panginoon, ng iyong mga anak sa araw-araw, O Diyos. Katulad po sa daang imayos, O Diyos, na naroon ka, Panginoon, nakasakasama namin, O God. Lord, salamat po, O Diyos, dahil pinaparanas niyo po sa amin ang iyong himala, Panginoon, sa gitna ng mga pagsubok laban ng buhay, O Diyos. At salamat din po, Panginoon, sa mensahe na aming narinig, O God. Tunay nga, Lord, lalakaran po namin ito, Panginoon. At hindi lamang po, O Diyos, lalakaran, ibabahagi din po namin ito, God, sa mga kapatiran na nasa panahon ng pagsubok, Panginoon. Ipapakilala ka namin, O Diyos, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat din, Panginoon, sa iyong lingkod na ginagamit, Panginoon, sa huling kapanahonan na ito, God. Tunay yung pagpalain mo siya, Panginoon, higit pa sa kanyang inaasahan. At patuloy mo siyang gamitin, O Diyos, upang patuloy na maibahagi ang iyong salita, O God. At salamat po, O Diyos. Tunay nga, Lord, lahat kami na narito, Panginoon, ay gagamitin mo rin, O God. At sa darating na araw ng Linggo, Panginoon, aakay kami at magdadala kami ng maraming kaluluwa upang patuloy na magbigay at mag-alay ng buhay para sa iyo, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon. Uuwi kami, Panginoon, na may kagalakan sa aming puso at minti sa mga labi, O Diyos. At Lord, tunay nga ang pagpapala, Panginoon, ay patuloy po naming mararanasan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik lahat ng papuri. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.